Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Busog na po ba kayo? Uwian na po. Sa pagkakataong ito po, ating palakpakan natin dakilang Ama at ating pong pakinggan ang pahayag ng ating Mother of the House. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para kay Mami Marisa. Salamat po, Ama. Purihin, purihin, dakilain ang ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Araw-araw, hindi po siya lumiliban na tumupad at gumawa para sa ating buhay. Amen po ba yon? Nararamdaman niyo po ba yon? Opo, araw-araw, nagpapadama ang ating Panginoon kung tayong mga anak niya dito sa lupa ay dinadama siyang lubusan. Bago po ako magbahagi, nais ko lang po kayo muling pasalamatan sa pagdalo niyo po sa ating anibersaryo. Bagamat, sabi nga, hindi kayo masyadong nabusog bilang physical na katawan at hindi kayo nakakain yung iba, ang mahalaga, busog na busog ang inyong kaluluwa sapagkat hindi kayo nasubukan dahil hindi kayo umuwi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Ang pasubalingan ng ating Ama, ano man ang kulang sa lupa, kaya niyang punuan na hindi mo namamalayan. Amen? Mga kapatid, tunay nga po na napakabuti ng Diyos. Basta po, napakarami po kasing tao. Ano po? Unpredictable po talaga. Dahil siguro po, pinahintulutan ng ating Panginoon na ibdatal ang maraming tao para maipakita din po sa lahat ng tao na ang gawaing ito'y hindi tao ang sinusundan, kundi ang buhay na Diyos na nagmamahal sa atin araw-araw. Amen po ba yun? Nawa po, kung paano po tayong nagmithi na makadalo sa 20 dekada na po at papunta na tayo sa 21 na taon, sana po hanggang wakas, habang tayo nabubuhay, huwag nating lilimutin ang paglingap sa atin ng Ama na sa pamamagitan ng ating minamahal na Apo Kunching, ay ginamit po siya at nagpagamit ang ating minamahal na Apo Kunching upang tayong lahat ay maapuhap ng Ama, mapadamhan ang pag-ibig niya at higit sa lahat upang makasunod tayo sa kalooban niya. Buhay po ba ang Diyos? Siguro po, kung wala pong halaga sa inyo ang anibersaryo ng ating Panginoon sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, siguro po, hindi tayo nagkita-kita maging araw-araw po sa dakong ito. Ngunit, ang kaganapan po sa anibersaryo po nung nakaraang 27 ay isang buhay na patutuo sa bawat isa na matatatak nyo na sa puso nyo kung ano na kayo ngayon. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Opo mga kapatid. Ang 1,000 tao na dumalo sa anibersaryo, lahat po yan na silayan ng ating Ama. Bagamat hindi na itala lahat ng pangalan, kahit hindi ko po tinignan yung listahan, talaga pong wala pong manilihim sa Diyos eh. Marami pa po ang hindi na itala ng mga pangalan. Ngunit, ang pasubalingan ng ating Ama, wala kayong kamalayan na sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching habang kayo minamasdan, hindi tao ang nagmamasid sa inyo. Amen? Kundi ang ating Panginoon na lugod at galak na galak sapagkat ang kanyang pinastulan sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching ay nalikom niya. Hindi pa nga po yun kumpleto eh. Pag dito po tayo ginanap at normal, nasa 4,000 po tayo mahigit pa. Buhay po ba ang Diyos? Kaya purihin, dakilain ang ating Panginoon. Maraming salamat sa inyo. Sa lahat po na sabi nga ng ating Panginoon, lahat ng ginampanan nyo, tinupad nyo, hindi nyo ginawa sa tao, kundi ginawa nyo sa ating Panginoon. Mga kapatid, araw-araw, kung ang lahat ng anak ng Ama ay magpapahalaga sa kaloob niya, ikaw mismo sa katauhan mo ay tutulong at makikiisa para wag kang mawalay sa Kanya. Amen? Minsan po kasi, kahit anong pagmimithi ng ating Panginoon na bihagi ng puso mo, kung ikaw na may katawan ay lumalayo sa Kanya, hindi mo pa rin mararamdaman ang pag-ibig niya at hindi magiging kumpleto ang buhay mo. Buhay po ba ang Diyos? Ano ang nagiging dahilan bakit lumalayo ang tao sa ating Panginoon?
Una, maaaring sabihin ng tao dahil hindi ko siya nakikita. Dahil hindi ko siya nadarama. Subalit, ang pasubali ng ating Panginoon, anong uri pa ng kababalaghan at himala sa buhay mo ang nais mong matuklasan para ariin mo sa sarili mo na kasama mo ang Diyos araw-araw? Buhay po bang Diyos? Opo. Sapagkat, sabi ko nga po sa inyo, hindi lingid sa inyong kaalaman, kaming mga lingkod, araw-araw pinagninilay at nagninilay. At sa aking karanasan po, sa loob ng, papunta na po tayo sa 21, ibig sabihin, 5 years bago ako nakarating sa dakong ito, umaandar na ang gawain ito, so papunta na rin po ako sa 16 na taon na nakastay sa dakong ito, na sumusunod sa divine mercy sa dakong ito. Sa loob ng 16 na taon, nasaksihan ko po ang bawat kaganapan sa buhay ng ating minamahal na Apo Kunching, at maging sa dakong ito, nasabi ko nga po, pinahintulutan ng ating Panginoon na dagsain ng tao ang gawain na napakapayak sa pananaw ng tao, sapagkat napakarami kasing salita ng tao. Ano po? Sabi siguro ng ating Panginoon, sige ka, inaayawan niyo yung gawain ko ah. Tingnan ko lang Eka, padadatingin ko yung mga tao na inakay ko sa katauhan ni Constancia at pasisilay ko sa inyo na totoo akong gumagamit sa kanya. Buhay ang Diyos! Amen po ba yun? Sapagkat, bawat kaganapan, sa tuwing dumarating ang bawat kaganapan, may mga pagdalisay eh. Naroon po yung inaagaw-agaw ka ng kalaban kung paano paninindigan yung nais ng Diyos sa buhay mo. Ngunit, maraming tao ang bumibigay dahil nga po doon sa panunukso ng kalaban. Amen? Subalit, talaga pong napakabuti ng Diyos dahil ang mga pinaghaharian ng banal na espiritu, malawak na po ang pangunawa nila sa mga sitwasyon na kung bilang tao ka lamang, maaari kang magdamdam, maaaring sumuko ka, ngunit dahil pinalalawak ng Ama ang isip mo, yung laban mo, lalabang ka. Sapagkat alam mo, hindi tao ang kakampi mo, kundi ang Diyos na bumuhay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kapatid na Marisa, paano mo nasasabi yan? Maraming nagsasabi kawawa ang mga lingkod. Wala silang hanap buhay, paano sila kumakain, paano sila nabubuhay. Buong kababaan po, sa gitnang ito, sinasabi ko po sa inyo, marami sa amin ang walang trabaho. Ngunit bakit po? Bakit hindi nagmimithi? Marami kaming kasamahan, dalaga, binata, yan, sila Kuya Berel, sila Kuya Jay, sila Sharina. Marami, may mga pamilya. Mayroon po silang karapatang buhayin ang pamilya nila. At hindi na ako lalayo ang ating minamahal na Apo Kunching. Ngunit alam niyo po ba, kaya napakasarap maglingkod sa ating Panginoon sapagkat kung hindi mo bibitawan yung dati mong ginagawa bilang natural na tao, hindi mo mararamdaman ang pag-ibig ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen? Sabi ng ating Panginoon, anak ako naman, patututuhanan ko sa iyo na wala man kayong trabaho, wala man kayong hanap buhay, hindi maiiba. Walang makukulang. Walang kukulang. Magsusuot ka pa rin ng maringal? Magsusuot ka pa rin ng maayos? Totoo po. Nasabi ko nga po sa inyo, buong kababaan na ilagak mo sa Diyos ang buhay mo, buong kababaan din po siyang bababa sa buhay mo upang patotohanan niya sa'yo na hindi tao ang sinundan mo, kundi ang Diyos na totoo para sumunod ka sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Opo, mga kapatid, napakarami pong kumukumbinsi ngayon sa akin nang bumalik ako sa pagbababoy. Hindi lang 3 tao, 4 hanggang 5, dahil naaawa sa akin. Subalit, sabi ko nga po, lumipas ang 2 taon mula nag-ASF, di ba? Pandemya, magta-3 taon, napapunta na. Nung kaganapan po sa ASF na yon, hindi nga po kami nasama sa lista eh. Hindi kami nasama sa listahan. Gusto ko lang po itong patutuhanan sa inyo na napakabuti ng Diyos. Nung unang bagsak po ng ASF po na yan, komo kami po ay nasa ilang na lugar at boundary po kami ng Baliwag at Pampanga eh. Kaya hindi kami maaaring pasukin ng Baliwag eh. Dahil nasa boundary nga po kami.
pwede San Jose kami, pwede kaming baliwag. Ngunit, dahil nga ang tatang po nila kapatid na ay tubong baliwag, sa baliwag talaga, baliwag po yung address. So, nung time po na yun ng ASF, nagtala po ang baliwag ng hanggang August 30. Kailangan ipatala mo, isurrender mo, at babayaran. Ano po? Hindi po pinahintulot ng Panginoon na yung sa akin ay malista. Maging po ang sa ating minamahal na po kunching, sa anak niya po, hindi rin po nalista. So sa madaling salita, hindi po kami nabayaran doon sa talo na yun. Sa akin pagninilay po, ng mga panahon na yun, nung una-una pa lang na naganap yun, hindi ko talaga kaya. Kahit sabihin nating malakas ang paghahari ng Espiritu sa buhay ko, sa bilang tao, maglalaban yung isip ko, hindi ko kakayanin. Bakit? Ang iiwanan sa'yo utang. Amen? At nung time po na yon, sabi ko nga po sa inyo, napakabuti ng Diyos sapagkat talaga pong naparanoid ang isip ko, naririnig ko po yung iyak ng aking mga alagang baboy nung nilibig ko. Kasi, inanunan po eh, ayoko po kasi silang mamatay sa kulungan para hintayin na mamatay sila. Pinahukay ko na po sa tao ko, at binaba na lang po sila sa hukay hanggang natural na mamatay sila. So balik, hindi pa rin po namamatay kahit ilang araw eh. Hindi po eh. Kaya yung mga natitira po yun, ilan po yung buntis na inaun na lang po, na hinintay ko po na sila talaga yung mamatay sa natural. So balik, 5 days, 6 days, 10 days, hindi pa rin namamatay. Nag-violate na po sila. Kaya ang ginawa po, inoriente para po mabigyan po sila ng maayos na living. Subalit, sa kalooban ng Ama, nag-usure po ako bilang tao eh. Ito lang po binabahagi sa akin. Gusto ko pag-inayan. Alam niyo po ba na yung mga baboy ko po nabuntis dahil walo pa po yung natita. At yung pong baboy po na yun, bagong bili pa po yun. So, ibig sabihin, hindi pa ako nakakabawi. Time na yun. So, sa bagong bili na imported po na baboy. Binuksan ko po yung tiya nila. Tinignan ko po yung alam niyo po ang laman ng bawat isang baboy? 14, 12, 14, 12, 14, 12. Yun po ang laman. Nagkakumasok, gumaganyan pa po. So talaga pong, sabi ko sa Panginoon, Ama, kawawa naman yung mga baboy, yung mga maliit. Ano po? Subalit, dito ko po nakita, mga kapatid, kaya binabahagi ko po. Kailangan huwag kang sumuko. Sapagkat sa unang yugto ng pagdalisay mo, maaaring panghinaan ka bilang tao sapagkat hindi mo pa alam kung anong plano ng Diyos sa buhay mo. Buhay mo bang Diyos? Ngunit kapag umuusad ang panahon na patuloy kang lumalaban na hindi ka bumibitiw sa ating Panginoon, masasabi ko ngayon, mas masarap ang buhay ko ngayon kaysa may baboy ako. Buhay mo bang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Opo, mga kapatid. So, May lima na po nag-offer sa akin dahil nanghihinayang din sila dun sa kulungan ko. At yun nga, may mga ipitan ako. Gusto ko na nga po ibenta. Ayoko na makita eh. Ngunit sabi ko nga sa ating Panginoon, kung kalooban mo pa, hindi na po talaga. Huwag na anak. Kumubulang ka na. May edad ka na. Hindi na marapat pa. So, ngayon po mga kapatid, bakit ko po ito binahagi? Sa katauhan po ng ating minamahal na apo kunching, kahit po yung anak niya na may alaga, napakarami din po. Well, hindi rin po nabayaran ng anak ng ating minamahal na apo kunching, napakarami din pong baboy. Sabay-sabay po kami. So, nung time po na yon, talaga pong sabay-sabay po kaming pinutulan at pinilay na pinahintulutan na maganap sa buhay namin. Ngunit pinupuri ko ang ating Panginoon, dinadakila ko siya, sapagkat ngayon po higit na ramdaman na ang pasubali nga, gugustuhin mo pa ba anak na may stress ka, umitim ka, pumangit ka, dahil mag-aalaga ka muli ng baboy, hindi na. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mas masarap sa piling ng ating Panginoon. May stress ka man, light na lang. May pagkukulang man, light na lang. Ngunit lahat ng light na yan, kayang punuan ng ating Panginoon habang andyan ang minamahal na apo kunching, mabubuhay ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, mga kapatid, hindi ko po kinahihiya. Nakakahiya siguro na ang pamilya mo hindi ka sinuportahan. Ngunit hindi po yun kulang eh. Dahil pinunuan ng ibang tao
yung hindi kayang gawin ng pamilya mo sa'yo. Sorry to say. Napunuan ng ibang tao sapagkat ang ibang tao nagagamit sa kapwa-tao, ang Diyos ang gumagamit sa kanila para pagalakin ka. Buhay po bang Diyos? At yan po mga kapatid. Bakit gugustuhin? Paano mo hindi ka makaganti sa gumagawa sa'yo ng mabuti? Ngunit maigaganti mo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod. Amen? At yan po, mga kapatid, ang huwag niyong katakutan. Ang maglingkod sa ating Panginoon. Bagamat susun-suson, dapi-dapiton, sagu-sagunson, ang pahintulot na pagdalisay, ngunit hagibis kidlat ang pagtulong ng ating Panginoon upang ilagay ka sa mas magandang posisyon na hindi ka nahihirapan. Ito po ang iiwanan ko sa inyo. Ngayon ko na pagnilay na ang buhay pala natin na tayo iniluwa sa lupang ito, iniluwa ng ating mga magulang, ipinanganak, hindi pala para magpasakit tayo sa isip natin, sa mga nakikita at magiging problema natin. Ibig sabihin, mayroon tayong pinagmulan na nangangalaga sa atin, sikapin mo lang na lumaban habang humahawak ka sa ating Panginoon sapagkat sa huli malalaman mo kung anong tunay niyang plano na makabubuti sa iyo. Buhay po bang Diyos! At salamat sa Ama. Kung kayo po ay nag-wish nung novenario, wish granted na po ako. Wish granted na po ako, saka ko na lang po sasabihin sa inyo. Idulog niyo na lang po ako. Alam na po ng mahal na Apo kung ano po yung aking dinulog. At pinupuri ko ang ating Panginoon, sapagkat alam ko po, yung mga dumulog noong anibersaryo na nagnobinaryo po sila, marami pong binibigyan ng gantimpala ang ating Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, nawa po, ang binahagi ko po sa inyo ay maging kaukulan na maging pagninilay nyo rin. Sapagkat mas masarap mabuhay sa piling ng Espiritong Banal. Muli po, magandang umaga at maraming salamat. Ang pahayag mula sa ikalawang aklat ng mga kronika. Naging matatag ang paghahari ni Solomon na anak ni David sapagkat sumasa kanya si Yahweh. Ipinatawag niya ang mga pinunong namamahala sa libo-libo at sa daan-daan. Ang lahat ng may kapangyarihan at ang buong bayan. Isinama niya ang mga ito sa burol ng Gabaon sa toldang tipanan na ginawa ni Moises noong sila'y nasa ilang. Ngunit wala roon ang kaba ng tipan pagkat ito'y kinuha ni David sa Kiryat Jearim at dinala sa Jerusalem sa toldang itinayo niya roon. Ang nasa Gabaon sa harap ng tolda ni Yahweh ay ang damba ng tanso na ginawa ni Bezalel, anak ni Uri, at apo ni Hur. Pagdating sa Gabaon, nag-alay si Solomon ng 1,000 handog na susunugin sa damba ng tanso. Kinagabihan, napakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. Sumagot si Solomon, napakabuti po ninyo sa aking amang si David at ngayon ginawa ninyo akong hari kahalili niya. Natupad sa akin ang pangako ninyo sa kanya. Ginawa ninyo akong hari ng 1,000 sindami ng alikabok sa lupa. Kaya po ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng katalinuhan at kaalaman
upang mapamahalaan ko ng marapat ang bayang ito. Kung hindi po ninyo ako bibigyan ng kakayahan, paano kong pamamahalaan ang malaking bayang ito? Mabuti ang hiniling mo, sagot ng Diyos kay Solomon. Hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hinihiling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip, ang hiningi mo'y katalinuhan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian mo. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihingi mo. At hindi lamang iyan. Bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailan may di kinamtan ng mga haring nauna sa iyo at di kakamtan ng mga susunod pa. Pagkatapos niyon, bumalik si Solomon sa Jerusalem. Ang pahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit ng lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Mamuhay tayo ng marangal at huwag gugulin ang panahon sa paglalasing at magulong pagsasaya. Sa pagpapakasawa sa pita ng laman at kahalayan, sa alitan at sa inggitan, ang Panginoong Hesus ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Mabuting Ama, walang layon, walang ibig, at walang ninasa, kundi pawang kabutihan. Sumainyo ang kapayapaan. Mula kay Lucas. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito. Kapag inanyayahan kaninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan,
baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, mari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, tinika sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Maliwanag ang katotohanan, walang taong tumaas sa kanyang sarili, sa tingin sa kanyang sarili, na di nagmalabis. Walang taong itinalaga ang kanyang sarili sa mataas na kalalagayan na hindi nagmataas sa sarili. Kaya habang ikaw ay pinagpupugayan at pinupuri ng kapwa mo, higit kang magpakababa, higit kang gumawa ng mabuti sa kapwa. Nekaramenea hanam. Kumisan, nakapagdudulot ng malaking paghanga sa sarili ang katangiang natanggap. Ang mga karunungang tinanggap. Ang mga karangiang tinanggap. Sapagkat marami ang dahil sa ganitong naging buhay at kalalagayan ay tumaas. Tumaas ang isip, tumaas ang loob, na bago ang damdamin, na bago ang isip dahil sa tingin na mapakabuti niya. Mga inibig ko't minamahal, ano ba ang ibig ng Ama? Magpakababa ka. Habang pinagpapala ka, lalo kang magpakababa. Habang ikay nagpapakababa, lalo kang tinataas. Huwag mong italaga ang sarili mo doon sa ikaw mismo ang maglalagay ng sarili mong kapurihan, ng sarili mong pagpaparangal, at inaari mong kaya mo lahat. Ngunit ang pasubali, kapag hindi mo na kaya ang alam mong kaya mo, ngunit pinagmamagaling mo dahil kaya mo sa paligay mo. Kapag hindi mo na kaya, ikaw rin mapapahiya. Kaya't kung lahat lamang ay nakatuon ang pansin sa ibig ng Ama, sa layunin niya, walang taong maghahangad ng labis na karangalan, labis na parangal, labis na kapurihan, sapagkat alam nila walang ibang dapat parangalan at papurihan kundi ang Ama. Mabuti na yaong inilalagay mo yung sarili mo sa aba ka? Mababa ka? Ngunit may nilalaan para sa'yo. May nakalaan
para sa iyo. At siya ng tama at napakagandang kantin. Yaong sa hindi mo inaasahan na ikaw palang tinatanging pinipili kaysa ikaw ang nagtatalaga sa sarili mo dahil ang tingin mo'y kaya mo lahat. Dahil ang tingin mo'y may kakayanan ka. Dahil ang tingin mo'y karapat dapat ka. Ngunit siyaon pala, hindi pala ikaw. Kaya mga inibig ko't minamahal, napakabuti ng Ama, napakahiwaga ng Ama, ang lahat ay sa Kanya. Kaya't mapapalad kayo na may kababaan ng loob, na may kabutihan ng loob, na tunay na pinagpapala kayo sa kagandahang asal niyo'y higit na ligaya tuwa ang kinapangtan niyo. Nekaramenya hanam, nekaramenya hanam, nekaramenya hanam. Habang pinagtitiwalaan ka, dapat masigit pa ang ipakita mong katapatan, pagiging makatotohanan, upang ang pagtitiwala sa iyo ay humigit pang makamtan mo ang galak at tuwa. Habang binibigay sa iyo ang lahat ng biyaya at pagpapala, lalo mong tingnan masdan ang kabutihan ng Ama na kundi sa Kanya wala ka sa kalalagayang nakakamtan mo. Lalo mong siya ang pahalagahan, lalo mong siya ang bigyan mo ng tuon, lalo mong siya ang itaas at parangalan. Huwag mong italaga ang sarili mo sa alam mong mas mayroong masigit na dapat na magtalaga at magbigay karapatan sa iyo. Nekaramenyahanam, nekaramenyahanam, nekaramenyahanam. Kaya't mapapalad kayo na pinagtiwalaan, ngunit hindi kayo nasubukan. Na pinagtiwalaan, ngunit higit pa kayong naging matapat. Na pinagtiwalaan, na lalo pa kayong nagpakatotoo upang kayo'y maging ganap sa pagtitiwalang marapat. Nekaramenyahanam, nekaramenyahanam, nekaramenyahanam. Kaya magalak kayo't matuwa na habang kayo umaayaw sa karangalan, lalo naman kayong pinararangalan. Umaayaw sa pagtatanghal ng kapwa nyo, lalong binibigay ng Ama ang sa inyo'y kapurihan. Sapagkat kung papaano ibinababa niyong sarili nyo, siya naman ang nagtataas sa inyo. Nekaramenyahanam, nekaramenyahanam, nekaramenyahanam. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan, o aking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Ay mga taong inggitera, silosa, seloso, inggitero, na kapag nakikita nila yung kapwa-tao nila maganda ang trato o pakikitungo ng kapwa-tao, aagawin niya yung karapatan upang sa kanya ibigay. Aagawan niya ng karapatan. Kaya't may mga taong mapanira, naninira sa kapwa. Sapagkat ang gusto nila ay sila. Sila yung parangalan, sila yung itanghal, sila yung pasalamatan, sila yung papurihan.
Kaya naman, kahit hindi silang gumawa, ginawa ko yan. Hindi maghintay na sila yung sabihan, salamat sa maganda mong ginawa. Salamat sa mabuti mong ginawa. Sasabihin, ako gumawa niyan. Ginawa ko yan. Maganda ba, Eka? Paano ko sagot sa'yo? Hindi ako nagandahan. Hintayin mo, itaas ang bangko mo. Huwag ang sarili mong bangko ang tinataas mo. Buhay bang ama? Sapagkat kapag ikaw nang ikaw ang nagtaas sa sarili mo, ang bangko mo'y daladalang tinataas mo, mahirapan ka, mabibigatan ka. Ngunit kung ang kapwa mo ang nagtataas sa'yo, kay gaan na maitaas ka nila. Buhay bang ama? Kaya, mapapalad kayo na nagpapakababa kahit na alam nyong kayo na ang gumawa niyon, pinababayaan nyo lang yung kapwa nyong nagmamagaling o nagmamapuri para sila ang makita, para sila ang maging sikat. Kaya nga't anong wika ng ama? Kababaan ng loob, palatandaan ng katapatan, patotoo ng pagiging makatotohanan. Sapagkat kung isa kang mataas ang kalooban, hindi mo kayang tanggapin ang ikaw ay kutsa-kutsain. Hamakin, pagtawanan, sisiraan, sapagkat lalaban ka. Ayaw mong ikaw ay pinapahiya dahil ang sarili mo, ang tingin mo sa sarili mo, isa kang magaling, isa kang matalino, isa kang mahusay, isa kang may kakayanan. Nek Aramenia Hanam. Kaya, may mga tao na nagpapaliksan, nag-aagawa ng pwesto. Ngunit ang isang mababa, pinababayaan niya anuman ang kanilang ginagawa. Sapagkat alam nila, alam na isang mababa, alam na nagpapakababa, may Diyos na dakila. Buhay ba ang ama? Kailan ba nangyari sa iyo ang may mga kasama ka? Ngunit, ang gusto'y laging siyang bida. Kumakontra ka ba? Kumakontrahin yung bida. Kasi lagi naman panalo yung bida eh. Ngunit sa ama, kahit sinong bida, hindi pa rin panalo. Kasi dito lang sa lupa ang bida eh. At kahit kailan, kapag may bida, may kontrabida. Kaya, kung magkasama kayo, isang bida at kontrabida, lagi kayong magtatalo. Hindi kayong magpapanundo at magkakasundo dahil magkakagalit kayo. Mag-aagawan kayo ng pwesto. Mag-aagawan kayo ng karangalan. Mag-aagawan kayo ng pwersa. Ngunit, ang isang mababa at isang mataas, kapag nagkasama, magkakaisa. Sapagkat yung mababa, magpaparaya, magpapakumbaba, umuunawa, magpapatawad. Sino naman ang may tuwa? Ang mapagparaya, ang mapagpakumbaba, ang mapagpatawad. At sino ang laging may galit? Ang ayaw patalo. Buhay ba, ama? Kaya mga minamahal, napakahusay magbalangkas ng ama. Napakabuting bumuo niya. Yung lahat lamang ng tao sa kanya magpapabalangkas ng isip, sa kanya magpapabuo ng damdamin, walang wasak at mawawasak ng damdamin, pusong nasasaktan,
pusong nahihirapan, pusong nabibigatan, dahil ayaw tumanggap ng kamalian. Nekaramenyahanam, nekaramenyahanam, nekaramenyahanam. Kaya't mapapalad kayo na naiba at iniba ang kalooban ninyo. Naging kawangis kayo ng kalooban ng Ama. Bagamat di kayo banal at di kayo maaaring maging banal at hindi kayo Diyos. Subalit, kung nararamdaman nyo ang damdamin niyang mahabagin, maawain at mapagpakumbaba, maligaya ang puso nyo. Nekaramenyahanam, nekaramenyahanam, nekaramenyahanam. Kaya't mas mabuti pa yung hindi mo tinalaga yung sarili mo, hindi mo inaasahan na yung palang ibibigay sa'yo. Kaysa yung umaasa ka, asang-asa ka, at pagkatapos ay hindi mo nakuha at nabigo ka, napakasakit yun sa'yo. Kaya mas mabuti pa yung hindi mo alam na ikaw palang tinatalaga, ngunit hindi mo tinalaga ang sarili mo. Buhay ba ang Ama? Ang Ama ang nagtalaga sa'yo. Siya ang pumili sa'yo. Siya ang nagbigay karapatan sa'yo. Hindi ang sarili mo, hindi ang kapwa mo na may gusto lamang sa'yo dahil gusto ka nga niya eh. Kaya mapapalad kayo na inaayawan man ang kapwa nyo, ngunit ginugusto kayo ng Ama. Na di man kayo napapansin ng kapwa nyo, ngunit napapansin kayo ng Ama sa mga gawa nyong kaybuti, sa mga ginagawa nyong mabubuti, sa magaganda nyong ginagawa na siya mismong nalulugod at sa inyo'y natutuwa. Na siyang nagtatalaga sa inyo kung saan kayo nararapat at nakaukol ilagay dahil siya mismo ang tunay na hukom. Nekaramenyahanam, nekaramenyahanam, nekaramenyahanam. Kaya mapapalad kayo na anuman ang taglay ninyo, talino, kagandahan, kapangyarihan, kayamanan, ang mababang kalooban ay taglay ninyo. Sapagkat ang Ama mismo ang sa inyo'y magtatanghal. Nekaramenyahanam, nekaramenyahanam, nekaramenyahanam. Katulad ni Solomon, sinabi sa kanya, humingi ka na kung anong ibig niyang hilingin. Ngunit anong hiniling? Karunungan na mabatid kung paano ang kanyang gagawin dahil napakalaking obligasyon ng kanyang dapat tupdin sa pagiging hari. Hindi ang mahabang buhay, hindi ang kalusugan, hindi ang kapangyarihan, hindi ang kayamanan, kundi ang karunungan kung papaano niya pangangasiwaan ang itinalagang sa kanya ay pinagkakatiwala. Magalak kayo kung sa pinagkakatiwala sa inyo ng Ama, kayamanan. Panginoon, turuan mo akong gumamit kung papaano ko gagamitin ito. Itong pinagtiwala mo sa akin ito, karunungan na panglupa, tulungan mo ko na hindi mawalay sa iyo. Kapangyarihan na hindi mo italaga sa sarili mo ang mga ibig at gusto mong gawin dahil taglay mo kapangyarihang utusan si Pedro, si Juan ay sumunod sa iyo. Sapagkat alam mo, walang tunay na dapat sundin kundi ang Ama. Walang dapat tingalain kundi ang Ama. Walang dapat pakinggan sa mabuti at tamang gawa kundi
ang magbibigay kabutihan at mabuting gagawin. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenya hanam. Upang hindi ka maging magaling sa sarili mo, upang hindi ka magyabang sa sarili mo, upang makita mo na pahiram lang sa iyo, ay di mo dapat ipagmagaling, ipagyabang. Pahiram lang sa iyo, ano man ang mayroon ka, kagandahan, kataasan ng tindig matipuno, kayamanan, bagay na nasa iyo, kalakasan, kalusugan, liwanag ng mata, lahat ng iya'y pahiram sa iyo. Kaya't hilingin mo ang paggamit sa maganda at mabuti ng anumang pinahiram sa iyo ng Ama dito sa lupa. Nek karamenya hanam, nek karamenya hanam, nek karamenya hanam. At upang sa gayon, lalong sa ginagawa mo, ligaya tuwa ang nadarama dahil sa mismo ang pinangunguna at pinagahari mo sa iyong sarili. Hindi ang iyong sarili, hindi ang iyong kagustuhan sa lupang ito. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya hanam. Sapagkat ang lahat ay may hangganan, sapagkat ang lahat ay may katapusan, sapagkat ang lahat ay palit-palit lamang, sapagkat ang lahat ay may takda, sapagkat ang lahat ay hindi mamamanahon at magiging buong panahon na taglay iyan ng sinuman. Ang lahat ay pahiram. Kaya't lahat ng pinahiram, gamitin sa mabuting paggamit. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya hanam. Huwag italaga ang sarili na porke sasabihin ng tao, pasubali ko naman ay ito. Kung anong pinigay sa'yo, italaga mo sa sarili mo, iya'y binigay sa'yo hindi para ipakita mo sa kapwa mo na lahat na ito'y sa'yo na kaya mo, kundi sama, wala ka niyan at wala kang kakayanan. Ne karamenya hanam, ne karamenya hanam, ne karamenya hanam. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay bang Ama? Masaya bang buhay? Tunay nga pong masayang buhay, maligayang buhay, kung ang puso mo ay nag-uumapaw sa kasiyahan, sa kakontentuhan, sa kalalagayan mong nasisiyan ka, nakukontento ka kahit ganyan ka lamang ang buhay. Kahit aba lamang ang iyong buhay, kahit katamtaman lang ang iyong buhay, kahit ikay isang mangmang, kahit ikay isang tatanga-tanga sa tingin ng kapwa mo. Ngunit, ang Amang nagmamahal sa iyo ay nagpapaligaya ng puso mo. Buhay bang Diyos? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Kaya, tapos na ba yung number? Bago tayo magpuri, naunawaan nyo ba ang pahayag? Naramdaman nyo ba ang Panginoon? Nakikilala nyo ba ang salita niya? Kinikilala nyo ba ang mga aral niya? Galing ba yan sa tao? May mabuti bang banal na tao? May mabuti ba at banal na tao? Wala. Kaya't ang tao ay maaring magkamali, maaring magkasala, kaya't lagi mong hilingin, huwag ka nawang magkamali, huwag ka nawang magkasala dahil sa tingin mo para kang santo at santa. Boy bang Diyos?
nakapagpabinigyan ng number. Ah, eh magpabunot muna kayo. Ba't pumibigay sa akin? Magpabunot muna kayo. Yung mga meron na, huwag munang pabunutin si Celia. Dapat pala kinukuha niyo yung mga pangalan ng mga nabigyan para meron na. Naway mabasa niyo yan at basahin. Naway manamnam niyo ang nilalaman. Naway maunawaan niyo ang nakatala dyan. Buhay bang Diyos? Habang nagbibigay, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat ang pagmamahal niya. Dakila at walang kapantay, noon ngayon at kailanman. O diba, masarap yang halimbawa, hindi mo inaasahan na may magbibigay sa'yo ng grasya. Binigyan ka na gumapaw ang tuwa mo kaysa doon sa asang-asa ka, wala pala. Buhay ba nga, Ma? Oh. Kaya ang sabi nga, huwag mo munang bilangin ang itlog habang hindi sinisipot ng manok at itik, ng pugo at ng ibon. Ano? Huwag mo munang bilangin ang similya dahil hindi mo pa alam kung ilan ang mabubuhay sa kanila. Buhay ba nga, Ma? Ngunit kapag nandiyan na, mabibilang mo na. At kapag nasa iyo na ang grasyang binibilang mo, huwag mong ariin yan. Pahiram lang yan, kahit nandun ang bahay mo, kahit may bahay ka doon, kahit may lupa ka dyan, may lupa ka doon, may lupa. Huwag mong sabihin, akin yan, akin yan, akin yan. Pahiram lahat yan, nang hindi ka maging mayabang. Buhay ba nga, Ma? Kaya habang pinahihiram ka, lalo kang magpasalamat, magpuri, at magpakumbaba. Buhay ba nga, Ma? Dahil ang alam mong nagpapahiram sa'yo ay ang may-ari ng buhay mo na sinusukuan mo at pinasasalamatan at pinupuri mo sa lahat ng biyaya mo. Buhay ba nga, Ma? Dahil alam mo, may gagawin siya sa'yo, may gagawin, na gagawin, patuloy may gagawin, may ibibigay dahil mahal na mahal ka niyan. Sino siya? Tingnan mo nga katabi mo. Kasama mo ba siya? Kapag nakatawa at maliwala sa mukha, kasama mo nga siya, si Ama na nasa inyo siya. Ngunit kapag di siya. Buhay ba ang Diyos? Aka na na. Aka na, hindi bro. Ako magsasabi nun. Number one! Number one! Oh, lista ang pangalan. Oh, bigay ang number, kapatid, kay Cecil. Number two! Oh, purihin ang Ama. Number three! Aba, kaswerte ng mga taga-bagong baryo. Number four! Aba! Number five! Ah, si Irene. Number six! Oh, alam kong makakakuha ka, tawang-tawa ka kanina eh. Oh. Number seven. Seven. Huwag niyong ilagay sa basurahan ito, ha? Number eight. Oh, si Bangeline. Number nine. Oh, kapuri na nga, Ma. The last. Number ten. Ten. Purihin ang Ama. Swerte naman ang bagong baryo. Ah, 10! Ba't ano number yan sa'yo?
Ah, zero pala. Okay, zero, zero. Thank you po. Oh, tayo-tayo na, tayo na. Opo. Yung mga zero, balik din kay Cecil. Yung mga zero, balik para hindi na gumawa bukas. Okay, yung mga zero. Next time. Better luck. Better luck. Ano? Next time. Hindi ako marunong mag-English eh. Kaya better, better na lang. Okay. Taas ang mga kamay! Nakakahiya bang di marunong mag-English? Ang nakakahiya ay magwalang hiya. Taas ang kamay! Purihin ang Panginoon si Kristo ay naririto, tanging alay ay pag-asa, kaya kayong lahat ay magpuri sama. Purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, purihin ka, Pina. Purihin, purihin ka, purihin ka, Ama. Kaya kung kinukutsa-kutsa ka ng kapwa mo, hinahamak-hamak ka ng kapwa mo, kamagalit, matuwa ka, may tinatalaga ang Ama sa buhay mo. Kung ikaw ay hinahamak-hamak, huwag kang magalit. Magsikap ka, magsumikap ka, may tinatalaga ang Ama sa'yo. Kung ikaw ay inaaba, pabayaan mo lang, may Ama na nagbibigay ginhawa upang patuloy kang makapag-alay sa Kanya ng purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, purihin ka, Kwina. Purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, purihin ka, Ama. Kung ikaw ay nabigo, huwag kang susuko, lumaban ka, may nakalaang tagumpay. Hindi sa buong panahon at nabubuhay kay bigo ka na lamang. Kaya kung nagkasakit ka, lumaban ka, may nagpapagaling at gagaling ka habang ikay bubuhayin pa sa lupa. Nalugi ka, lumaban ka, may pagkakataon pang makabawi ka sapagkat laganap ang biyaya ng Amang Dakila. Upang patuloy kang huwag manghina at makapag-alay ng purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, purihin ka, Twina. Purihin, purihin ka, Ama, purihin, purihin ka, purihin ka. Niloko ka ng kapwa mo, magtiwala ka sa Ama. Hindi ikaw ang nilaloko, kaya may babalik sa iyong maganda. Kapag ikaw ay pinagtatawanan ng kapwa mo, huwag kang magalit. Magpuri ka sa Ama. Mapalad kang pinagtatawanan kung ikaw man ay tanga na di makasalanan. Kung ikaw ay nagkukulang, huwag kang magdamdam. Patuloy kang lumaban sa buhay. Maraming may bibigay na kapunuan ng Ama sa buhay mo.
upang iparamdam sa iyo mahalaga ka, mahal na mahal ka. At upang matamu mo ang patuloy na ligaya, patuloy kang mag-alis sa kanya ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka, purihin ka, Twina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Sumpungan mo na ang Ama, ang liwanag na alay niya. Kalimutan mo na lahat kung anong pasakit at hirap na dinulot sa'yo ng kapwa mo, sapagkat ang idudulot sa'yo ng Ama, galaktuwa at ligaya. Dahil ibang gawa ng kapwa-tao sa Kanya na may magagawa siya sa'yo. Kaya, iwaksin na. Kapag may nawala, may kapalit, lagi mong tatanda at aasahan yan. Sapagkat, kung may kaunti, maring mapunuan na lumabis pa. At kung may labis, paaapawin pa niya sa mabuting pananaw niyang anak kang malugod at kalugod, lugod sa kanya. Kaya, upang patuloy mong magawa ito, at patuloy mong maramdaman kung sino siya, huwag kang tutugot mag-alay sa kanya ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Twina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Ama. Kung sampu kayong nangangasiwa at ikaw ay naroon lang sa pang-apat na mataas, may mataas pa sa'yo, hindi mo mapatutupad yung ibig mo sa magandang pangangasiwa sa kapwa mo kung hindi susunod yung pinakamataas. Kaya dapat, yung pinakamataas hanggang sa mababa, magkakaisa para matupad ang magagandang layunin ng bawat may mithing magaganda at mabubuti. Yan ang Ama, kataas-taasan siya. Mapakagaganda at mabubuti ang mga layunin niya. Ngunit dahil hindi sumusunod, ang mga naglilingkod, ang mga sumasamba, ang mga tumatawag, ang mga nanghihinagrasya, hindi mapatupad ang napakaganda at napakabuti niyang layunin sa bawat isa. Kaya, nabibigo pa rin siya. Kaya, gaano man kaganda at kabuti ang mga layunin niyo, wala kayong kayang pagbaguin at di nyo kayang baguin ng kapwa-tao, maging sarili niyo. Kaya't sama niyo yung lahat, ibigay at italaga. Isuko niyo pati sarili niyo at siyang kikilos para maging maayos ang lahat. At patuloy kayo magkakaisa at mag-alay sa kanya ng purihin. Purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka, Twina. Purihin, purihin ka, Ama. Purihin, purihin ka. Purihin ka. At kapag siyang sinunod mo, at kapag siya pinakinggan mo, at kapag siya ang nasa iyo sa pangangasiwa mo, hindi man maging 100% na makasunod ang mga pinangangasiwaan mo, ang mga pinagkatiwala sa iyo, wala kang dalahing bigat sa damdamin mo, sapagkat siya ang kasama mo. Kaya naman, kung lahat lamang ay sa Kanya, magtitiwala, mananalig, at magbibigay ng tunay na karapatan.
lahat ng tao sa kanya'y makakakilala't magliliwanag. Kaya, magaganap at magaganap, dumakot ka sa buhangin sa dagat at iyong iladlad. Kung malukong ang palad mo at pinipigilan mo, biglang nabigatan, bumuka, kakaunti pa rin matitira. Kaya't lahat gagawin mo, bisig mo, ama mo, siya pa rin ang makapagpapatibay sa bawat isa. Kaya't patuloy kayong magtiwala, patuloy kayong maniwala, ang lahat ng sa inyo'y alam niyang makabubuti at alam niyo ring makabubuti inyong ginagawa, kayo ang may pagpapala. Upo na. Pamigay na, Mother. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali kung ang kinatanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka pinika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang nangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapi. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may
magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. What? Ah! Sorry! Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at hanggap din. Maganda na yung hindi ka namimilit, ngunit ginugusto ka. Maganda na yung hindi ka nagkakasala, ngunit binibigyan ka. Mabuti na yung ayaw na ayaw sa'yo ang kapwa mo. Gustong-gusto ka naman ng Ama. Kaya lahat, tiwaling gawa, sino may ibig. Ang mabuting gawa, sino may ibig. Kaya, magkalaban ito. Kaya't gustuhin ang ibig ng Ama, ang gusto niya, ang lahat mapapabuti sa tina. Pag-arian kayo, mga inibig ko, minamahal, sa pamamagitan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, umayo kayo na taglay ang liwanag ng isip, malawak na pangunawa, may kababaan ng loob, kapayapaan para sa lahat, kapanatagan ng kalooban, buhay na pag-asa, buhay na pananampalataya, buhay na pagsamba, buhay na grasya. Pagpalain kayo. Tayo na. Ang balik ay, kailan nga ba yung undas? Ha? Sa Lunes po ang undas. Ala naman po undas. Walang undas. O, gusto nyo ba may gawain sa undas? Wala naman daw.